Hello Chamber Gods and welcome to my channel. Medyo natagalan po bago tayo mag-upload ng panibagong video. It's been like 10 days or almost 2 weeks after nung last video. Pero thank God, may panibago tayong topic. But before that, gusto ko na mag-shoutout doon sa mga nag-support, doon sa nanonood ng shorts, yung mga practical shots, yung mga simple trick shots for beginners. So nag-upload po ako for 6 days and medyo may record po tayo. Nag 10,000 views po. So thank you po sa lahat ng nag-support. And another is just 24 hours. So na-break po yung 10,000 for 24 hours. Nag 10,000 views po at almost 150 reactions po within 24 hours. So thank you so much sa mga nag-support. Patuloy po sana kayo sumuporta dito sa ating munting channel. And happy to announce na itong topic natin ngayon is kapupulutan talaga natin ng aral. So marami po nag-request ng topic na to. Kaya lang po, nag-iisip ako paano ko gagawin to, kasi ako mismo sablayin ako sa last ball. Yes po, yun po yung topic natin na dinig nyo, paano hindi sumablay sa last ball. And I hate to break you the bad news, wala pong pamamaraan para hindi sumablay sa last ball. But I have good news, dahil i-rephrase natin yung title, paano maiwasan o ma-minimize sumablay sa last ball. So, iniisip ko po kung paano ko gagawin ito o anong para ibabahagi natin sa isa't isa, paano hindi sumablay sa last ball. Medyo natagalan po bago ko i-conceptualize itong topic na ito. So, natutunan ko po, siyempre, doon sa experience ko, kung paano. Pangalawa is yung panonood ng mga pros na sumasablay din. Anong naging sanhi o naging culprit, bakit sila sumablay. At yung mga napapanood ko po sa bilyaran, at sumasablay din po sa last ball. So, may tatlo po akong na buong konsepto o pamamaraan kung paano hindi sumablay sa last ball. Na I'm sure, andiyan lang yan, magugulat kayo, alam nyo pala yun, hindi nyo lang napapractice. First is, go through your facing. So, lahat po ng magbibilya, nagbilyarista, may kanya-kanyang facing. So, meron niyang mabagal tumira, may mabilis tumira, meron nagmamadali, may overconfident. So, it's up to you kung ano yung facing mo. Basta, see to it na tama yung fundamental mo, yung hagod mo, yung eye alignment mo, yung sipat mo, tama. So, ano ibig ko sabihin? May sarili po tayong pacing o facing. Okay, so kung may kalaro tayo na mainipin at gusto agad patira yung last ball, o kaya yung nanonood sa paligid mo ay parang involved o nagsasabi, tagal naman tumira niyan, titirahin lang, baka mamaya isip ng isip, sablay din. So, kuminsan, mind game siya, so pumapasok siya sa utak mo, the more na iisipin mo na baka sumablay ka, lalo ka sasablay. So, go through your pacing. Okay? So, kung kailangan mo sipatin, sipatin mo. Kumbaga po, wala naman shot clock. Okay, hindi naman tournament yung laro mo. Kaibigan lang kayo. Kayo lang, friendly game lang. O isang mini tournament sa inyong grupo. So, go through your pacing. Kung hindi ka komportable, tumayo ka ulit, sipatin mo ulit. Tapos bago ka dumapa, see to it na komportable ka doon sa hagod mo, sa tayo mo, sa pakiramdam mo bago mo siya tirahin. Huwag kayong makinig sa kalaban nyo o minamadali kayo ng crowd na tumira. Gawin mo lang kung ano yung talagang tira mo. Okay? That's number one. Usually, ang nagiging sanhi ng pagsablay is pressure. Kumisan hindi mo makita yung patama. Kumisan para naduduling ka. Lalo na kung long shot. Okay? Kasi sabi nga na isang kaibigan ko, pag last ball, usually lumiliit yung pupil natin. Kaya kumisan parang dumidilim o sumasara siya, lalo na kung mayroong money involved or money game, talagang lalo na pera mo siya ang tinataya mo. So talagang liliit yung eyeball mo, parang hirap tirahin yung last ball. Pero kung practice, pero parang ang daling tirahin yung last ball, no? Hindi mo naisipin, basta tira ka na lang, papasok. So alam niyo yung ibig ko sabihin. So isang pamamaraan dito is, i-psychologize mo yung sarili mo. Ano ibig sabihin? Kung ang last ball mo ay 9 ball, kung 9 ball lang laro nyo, isipin mo, sa isang banda, sa isang bahagi ng mesa, ay meron 10 ball na kinakailangan mong preparan. Okay, kung 10 ball ang laro mo at last ball mo is 10 ball, isipin mo na merong nagaantay na 11 sa isang bahagi ng mesa at ipe-preparan mo siya. Okay? Sounds awkward, yes. Pero pag lagi mo itong ginagawa, mawawala yung pressure doon sa last ball na 10 ball. Kasi ang isipin mo, last ball mo yung 11.
kung last ball mo ay 9 ball, mawawala yung, it relieves the pressure doon sa 9 ball kasi ang iisipin mo last ball mo is yung 10 ball. So try nyo and it sometimes works. Kasi parang you're tricking your mind. You're tricking your mind na yung 10 ball, hindi yung last ball mo. Ang last ball mo supposed to be is yung 11. That's why it's very easy to pocket yung last ball, not 10 ball. Gets nyo po? At yung pangatlong pamamaraan, eh yung napakasimple, no? Sabi nga ni Goat, yun yung iingatan nyo, yung last ball na madali. Okay, bakit? Kasi you use sa YouTube, kita nyo yung mga videos ng mga compilation ng mga sumablay. Napakadali, bakit sinablay ng mga pros? Samantalang yan ang buhay nila, all their lives, bilyar na yung ginagawa nila. Bakit sumasablay pa sila sa last ball? One factor is yung overconfident. Akala mo, tama na yung sipat mo, and you were thinking of celebrating ahead. So, that's dun sumasablay. So, you forgot the fundamentals. Tumatayo ka agad. Hahalipaw mo yung stroke mo. So, nawawala siya sa straightness. Kasi nga, confident ka, panalo ka na. So, dun yung mga bagay na yun. Kaya, it's very important na sipatin mo maigi. Okay? Kung may konting pressure, gamitan mo ng aiming system mo, kung ano yung aiming system na kabisado mo, 50-50, split the difference siya, 90-90 aiming system, o kaya tutok-tako, o end of the shaft aiming system, whatever na kabisado mo aiming system, gamitin mo para hindi talaga, ma-sure mo talaga na papasok yung last ball mo. At huwag magmadali. Ngayon, kung may konting pressure, okay, kamukha ng ginagawa ng mga pros. Bakit yung ibang pros, last ball na, ang tagal pang tirahin, sisipatin pa, iikot-ikot pa. Actually, may na-interview mga pro before, and I watched it also. Kaya nila ginagawa yan, it also relieves the pressure. While they're walking around the table, nag-breathing system sila. Okay? Kasi pag mabilis ang tibok ng puso mo, mahirap tirahin yung last ball. Yung tibok ng puso mo will generate hanggang dun sa pulso mo and it will cause you to miss kasi yung hagod mo medyo papaling ng konti. Kaya kuminsan, meron kayong tira sa last ball na kalog. So, hindi naman lumayo sa butas pero kalog. Okay? It's because yung pagbalik mo ng shaft mo o yung dulo, yung tip mo doon sa pamato, medyo nagkaroon ng unwanted spin. So, wala na siya sa center ball. Kaya kung minsan may konting pectus, kaya kakalog yung last ball mo. And it's because of the heartbeat, fast heartbeat na nag-generate dun sa vibration sa tira mo. Okay? So, ang ginagawa ng iba, umiikot-ikot muna, sipat-sipat, tisa-tisa, dadapa, aakyat ulit, pero madali na yung tira. So, you are relieving the tension for your last ball. Okay? That's about it. Medyo nahirapan akong isipin kung ano pa nung pamamaraan para maiwasan sumablay sa last ball. Wala po tayong made it easy na huwag sumablay sa last ball o magic formula. Yung point tatlong yan, sana makatulong sa inyo. Familiarization lang po at keeping it in mind. Kasi po ang, for me, ang larong bilyar, it's more of a 40% mind game because it's psychology. Kasi kung minsan ang kalaban mo, sarili mo. Na po. And 50% skill, that's your talent, yung practice mo, yung galing mo sa bilyar, yung dunong mo, and 10% and 10% luck kasi merong mga break of the game paminsan, yung chamba ganun. Okay, so yung sa hindi pa ho nakaka-subscribe, please subscribe at please like the video. If you want to say something, feel free to comment lang po dito sa baba. So maraming salamat po again, sana po nakatulong itong video na to sa paglalaro natin ng billiard. So, thank you so much, Jambar Cards, and see you next video.